your time. 44 minutes. Makaraan po ang alas 3 ng hapon. Oras na yan. Hatid po sa atin ng MX3 Coffee. Dito na tayo sa tunay, natural at original MX3. Ganda ng Jolly Corn. May snack time na. With Jolly Corn, may sweet, crunchy, sarap, may snack ka na. At isama na rin po natin, mahal ko, ang Jim's 5-in-1 Coffee. Ayan, medyo may iba pa akong masasabi sana eh. Pero dalawa kasi yun. Oo, gusto mo yun? Gusto mo ba yun? Nag-explain ako sa mga bagay-bagay. Oo. Isa magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At sasamahan kita hanggang mamayang alas 4 po ng hapon dito po sa programang Mahal na Mahal Ka. Ito po ang Lihim ng Liham. O ito na nga, is it to say it or not to say it, mahal ko? Whether or not, ipagtatapat ba ni Carla yung pong ginawa niyang kalokohan sa kanyang boyfriend, mahal ko? Ha? Sa lahat po ng mga kanina pa nakikinig po sa atin, you would know na si Carla po is torn ngayon between saying the right thing or doing the right thing, mahal ko rather, or itago na lang po yung ginawa niyang kalokohan doon po sa kanyang boyfriend. At alam mo yun, magpatuloy na lang tayo sa buhay as if walang nangyari, okay? Kasi nga po, di ba, medyo niloko niya yung boyfriend niya at nakipaghalikan siya sa ibang lalaki nung nagka-happy-happy sila doon po sa Cavite, mahal ko. So, ano ba, sasabihin niya raw ba yung totoo sa boyfriend niya or panatilihin na lang po nating sikreto ang lahat? Anyway, wala naman pong, hindi naman daw po niya malalaman kung walang magsasabi. Wow. Ano bang masasabi mo tungkol dito? I-message mo na ako, facebook.com/energyfm1067. Hello naman kay Shaira Arias, kay Jasmine. Hello again, mahal ko, kay Carpio Tequilo. And sa lahat po ng mga nasa IG account po natin, wait lang. Babasahin ko si Joyce Rose Bernabe, kay Camille Cervantes. Hello po, at saka kay, ayun, hello po sa inyong lahat dyan. Kasi kung ako yung tatanungin mo, mahal ko, walang sikreto na hindi nabubunyag, ha? Sobrang cliche nung kasabihan na yan. Pero alam mo, naniniwala talaga ako dyan. Walang sikreto na hindi nabubunyag. No. At saka kung gusto mo talaga na patagalin yung relationship ninyo at mag-end up kayo being married, kailangan nyo ng sobrang daming tiwala sa isa't isa, mahal ko. Ha? Paano mangyayari yun kung ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na meron kang maling ginawa, di ba? So, everyday i-hunt ka niyan eh. Kapag mag-isa ka na lang, or kapag tinitingnan mo yung boyfriend mo, or kapag masaya kayo, i-hunt ka nung feeling na guilty ako kasi meron akong ginawa sa boyfriend ko. So, alam mo yun, para lang matanggal mo yung ganong feeling, alam ko mahirap gawin, mahirap magsabi ng totoo, pero you have to do it, sis. Kailangan mong sabihin sa boyfriend mo yung bagay na yan. Kasi imaginein mo kung sa ibang paraan niya pa malaman, makita niya yung cellphone mo or malaman niya doon mismo kay E na may nangyari sa inyong dalawa na kabulastugan. Wow. Ano yung mangyayari sa inyong dalawa? Malamang sa alamang, no? Magtatalo kayo, magagalit siya sa'yo, magkakaproblema kayo, pero mas maganda na siguro na sa'yo manggaling at mag-sorry ka sa kanya 100,000,000,000 times, mahal ko, kung kaya mo or kakailanganin ang sitwasyon. Pero ako, masasabi ko lang talaga is that aminin mo sa kanya kasi in time, kapag, alam mo yon, kapag okay na ang lahat, biglang may mangyayari kung saan kailangan mong aminin kung ano talaga yung nangyari. Wow. Alam mo yun, kung ano talaga yung real score. At yun ay, niloko mo yung boyfriend mo. So, kailangan mong aminin yon. Sabi ni Mira Padero, wag mong sabihin aksidente ang pag-cheat mo. Desisyon mo yan, kaya mo ginawa. Just saying, Lindsay. Totoo naman, oo. Desisyon mo yun eh. Wow. At isa pa sa mga desisyon na ginawa mo is before ka pumunta doon sa place na happy-happy kayo, is that sinabi mo na wala kang boyfriend, dinenay mo yung boyfriend mo, di ba? Ano na lang feeling kung ikaw yung ginano ng boyfriend mo, no? Sinabi niya sa mga kaibigan niya na, ay, hindi ako taken. Oo, wala pa akong girlfriend, ganyan. Wow. Masakit din yon. Eh, kung sa'yo kaya gawin yon, di ba? Di ba? So, sabi naman po ni Mila. Hello, watching from Cyprus. Hello naman sa inyo dyan. Sabi dito, dapat panindigan mo yung ginawa mo at maging matapang ka kasi pinili mo naman na lokohin talaga yung boyfriend mo. Wow!
ako yun lang, no? Kasi I've been in, you know, relationships and ang pinakamasakit, mahal ko, is that yung mawala yung tiwala sa'yo nung taong mahal mo, no? Kasi alam mo, maaring magstay pa rin kayo sa relationship na yan kasi ganun kanya kamahal, kahit gaano kamali yung ginawa mo sa kanya at kung gaano man siya nasaktan, mas pipiliin niya pa rin makasama ka. Pero alam mo yung araw-araw na torture is that alam mo sa sarili mo na niloko mo yung boyfriend mo pero mahal na mahal ka pa rin niya. Yun yung araw-araw na torture. Mapapatanong ka sa sarili mo eh, ano bang ginawang masama nitong boyfriend ko sa akin at niloko ko siya ng ganun? Diba? Parang alam mo yung feeling na hindi ko siya deserve kasi manloloko ako at hindi niya ako deserve kasi sobrang mapagmahal siya at sobrang buti niyang tao. No? So, para matanggal na lang yung guilt na feeling na yun, yung guilty na feeling na yun, aminin mo na sa kanya. Kasi dahil sinasabi ko sa'yo, habang hindi mo yan nilalabas doon sa boyfriend mo, hanggat hindi mo inaamin yan sa boyfriend mo, araw-araw kang uusigin ng konsensya mo. Wow! Lalo na kung sobrang buti ng taong yan, sobrang bait ng boyfriend mo, at sobrang close to perfection yung boyfriend mo. Araw-araw kang mag-guilty. Araw-araw kang, alam mo yun, araw-araw nandun yung idea na sabihin ko na ba? Dapat ba hindi ko sabihin? Baka mamaya makahanap siya ng iba kasi niloko ko siya, baka makarma ako. Wow! So sabihin mo na, aminin mo na sa kanya, 'di ba? Free yourself para at least 'di ba magkaroon ka ng peace of mind once and for all. 'Di ba? 'Yun lang yung para sa akin. Alam ko mahirap talaga gawin 'yon, pero pinili mo kasi nalokohin yung boyfriend mo eh. At 'yun yung consequence noon, 'di ba? Pinili mong gawin 'yon. Ngayon lahat naman ng actions ay may equal na consequence, 'di ba? Merong equal na action din. Wow! So 'yun yung kapalit noon. Aminin mo na sa kanya. Kasi alam mo, hindi ka susulat dito sa lihim ng liham or hindi ka magbibigay or magtatanong ng advice mula sa aming lahat kung firm na yung decision mo na hindi ko sasabihin sa kanya to. Diba? Kung matigas na yung decision mo. Pero hindi eh. Diba? Sa mga panahon na to, nagdadalawang isip ka kasi hindi mo rin talaga alam kung ano yung gagawin mo. Diba? At partly, naniniwala ako na 50-50 yung nararamdaman mo. Gusto mong sabihin sa kanya, pero at the same time, gusto mo rin itago sa kanya because natatakot ka na baka mawala kayong dalawa at masira yung relasyon ninyo once na inamin mo sa kanya because girl, malala yun, yung makipaghalikan ka sa ibang lalaki. Wow! Tapos i-deny mo siya na boyfriend mo siya. Oh. Diba? Na, hindi, wala akong boyfriend. Ganyan. O, single ako. Wow! Masakit yun. Diba? Sabi ni Lian Cod, say it of course, it's better na siya mismo magsabi sa boyfriend niya kesa nanggaling sa ibang tao. Well, at least magkatampuhan man, mahalaga inamin mo ang totoo. Paano mo magagawang mag-cheat kahit alam mong in a relationship ka? Maging kontento ka pag nasa relasyon ka na, diba? Wow! Tama naman yun, diba? Sabi ni Elizabeth Mandap, tama ka, Lindsay. Totoo naman, Cheche de Luyas, di bali nang iwan ka niya o magalit man siya sa'yo, at least sinabi mo kung ano ang ginagawa mong mali. Kasi alam mo, girl, thank you, Cheche de Luyas. Kasi alam mo, girl, doon mo rin talaga masusukat kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo eh. Kung despite of everything na nagawa mong mali sa kanya, lahat ng kalokohan mo, lahat ng kamalian mo, kasi tao ka lang, nagkakamali ka lang din talaga. Pero kasi yung ginawa mong yun, choice mo yun talaga, di ba? Wow! Nagkamali ka. Ngayon, doon mo malalaman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo kapag na-overcome nyo itong challenge na ito sa inyong dalawa, sa relationship. Kapag natanggap ka niya ng buong buo, di ba, sa kabila ng nagawa mo sa kanya, doon ko masasabi or doon nating lahat masasabi na ay, kahanga-hanga talaga tong lalaking to. Mahal na mahal niya si Carla. Di ba? Kasi madaling magsabi na mabuting tao siya, mahal na mahal niya ako. Diba? Kapag wala pang mga challenges talaga, madaling magsabi ng ganun. Kapag hindi pa kayo naiipit sa isang sitwasyon. Pero kapag nasa ganitong situation ka na, pag nasa ganitong challenge ka na, diba? Tapos tinanggap ka pa rin ng boyfriend mo ng buong buo. Of course, may mga episode siya kung saan mararamdaman niya na, teka lang, binitray ako nito eh. Mamahalin ko pa ba siya? Teka lang, binitray ako nito, niloko ako nito, nakipaghalikan to sa ibang lalaki. Diba, may right naman siyang maramdaman yung mga episodes na yon or mapunta sa mga ganong episodes kasi niloko mo siya. Pero doon nga natin mapapatunayan kung gaano kakamahal ng boyfriend mo. Diba? At kung ano man ang maging desisyon niya after nung pag-amin mo na yon, yun yung kailangan mong tanggapin sa sarili mo kasi pinili mong gawin yon. Diba? Kaya alam mo talaga,
Ang hirap talaga, no? Real talk. Ang hirap talaga kapag nakipag-inuman yung boyfriend mo o yung girlfriend mo sa, alam mo yun, sa group of friends na hindi ka masyadong familiar with. Wow. Hindi sa sinasabi natin na hindi, wala ka lang tiwala sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Oh. Pero hindi nakakatakot talaga. Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng alak talaga, no? Sa mga tao. Wow. Or kung ano yung pwedeng maging desisyon nila after malango sa alak, mahal ko, di ba? So, hindi naman sa hindi natin pinapayagan yung mga jowa natin na makipag-inuman sa iba. Pero siguro make sure na lang na nasa katinuan ka at huwag masyadong magpakalunod sa alak. Wow. Diba? Tsaka make sure na kilala nung boyfriend mo, ng girlfriend mo, yung circle na makakainuman. And of course, be loyal to your partners. Yun yung pinakasagot doon. Be loyal, be honest, be faithful to your partners. Kasi naniniwala ko kahit may alak man, may alak o wala, kapag loyal ka, di ba? Oo. Ganun yun. Minsan yung iba ginagawang palusot, hindi kasi nakainom ako, pagpasensyahan mo na, Hindi nga. Diba? Sabi ni Elizabeth, dapat maging honest ka, girl. Kapag sa'yo ginawa yan, mararamdaman mo yung sakit. Hello naman kay Satsa Mimi, kay Rolly, and kay Malu Ramirez, kay Barbie. Hello, Lindsay. Hi naman sa'yo. Wow. That's it. Thank you so much for tuning in. Basta ako ang say good dyan, girl. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Aminin mo na sa kanya habang fresh pa sa'yo at kaya ka pa niyang patawarin. Kasi pag sa iba niya pa yan nalaman or sa ibang bagay niya pa nalaman yan or sa ibang tao, mas lalong mahirap, mas lalong masakit at baka maghiwalay pa kayong dalawa. That's it. Mahal ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in. Bukas po ulit, same time, same frequency. Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com kung meron po kayong story na gustong i-share dito po sa programa natin. Again, mahal ko, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Hello naman muna kay Sevita, diba? Tsaka dito kay Yejin Sio. Lindsay, pa-shoutout dito sa accommodation sa may Riles, Paco, Manila, especially kay gandang Zaira. Hello naman po sa inyong lahat dyan. Hello! Thank you so much. At oras natin sa Bongo Puloan, check your time, 3:53. Susunod na po si Jimbo at si Sheena. Dito pa rin yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo!